Mula pa lang yan sa pagsira natin kay Padre Felipe. Yan ang parusa niya dahil tinulungan niya si Zorro. Hindi ako sang-ayon sa panglalati kong naganap. At si Ramon pa daw ang gumawa. Ginagawa lang ni Ramon ang kanyang tungkulin. Saan ka pupunta, Senyor Zorro? Hinila ako ng utang. Siyong hinila sino kalay. At sasabihin mo sa mga tao na masarap ang tuba ni Padre Felipe. Aking paborito. Hindi niyo pwede gawin sa akin ito. Ako ang maestrado sa bayan ng Angeles. Ano ang gagawin mo sa akin? Ang Camino del Diablo! Wala na siyang ligtas ngayon! Galing mo, kabayo! Paano niya natalong yun? Adios, amigos! Zorro! Pinahanga mo ako doon, kabayo. Sinabi ko naman sa'yo eh. Kaya mong gawin yon. Salamat ulit ha. Ligtas mo ang buhay ko. Alam mo ngayon, magkaibigan na tayo, siguro hindi lang dapat kabayo ang tawag ko sa'yo. Dapat siguro may pangalan ka na eh, no? Ano kayong magandang pangalan mo? Anino? Pepe naman, ba't ka naman nagugulat? Eh, kanina pa kami dito. Hindi mo lang kami napansin. Eh, abala ka kasi sa pag-uusap dyan sa kabayo na yan. Sige ka, mamaya sagutin ka niyan. Pepe, alam mo ba, niligtas ng kabayong to ang buhay ko. Kung nakita mo lang siya kanina, para siyang hangin na mabilis ang dating. Parang buhawi. Buhawi? Tama. Yun ang magiging pangalan mo. Ikaw na ngayon, si Buhawi. Kumusta ang pakiramdam mo, Antonio? Mabuti naman, Papa. Isang gabi lang ang kailangan ko para mawala ang lahat ng masamang nararamdaman ko. Mabuti naman. At ikaw naman, Ramon. Bakit gabing-gabi ka na umuwi kagabi? Dahil inatake ng maskaradong bandido ang mahistrado. Siya nga? Siya nga. Nakita namin siya hubot-hubad, balot ng pulot-pukyutan ng katawan, at punong-puno ng langgam. Sabi ng mga nakakita, wala daw siyang suot kahit nakalsonsilyo, maliban dun sa kanyang peluka. Diyos mio, Carlos! Sabi pa niya, yan daw ang parusa niya para sa mga hindi niya makatarong ang sentensya. At sino naman ang gagawa ng kahindik-hindik na bagay na yan? May nakita kaming letra Z na nakabuhot sa lupa. Si Zorro? Alila, huwag kang magsasalita kung hindi ka kinakausap. Tia, hindi. Tama yung halipin. Pagkatapos, ang maskaradong bandido, sinabing siya daw si Senyor Zorro. Sa wakas, isang lalaking may prinsipyo, may paninindigan. Si Zorro, ang maskaradong bandido. Ano kaya itsura niya sa ilalim ng kanyang maskara? Gwapo kaya siya? Lolita, tapusin mo muna yung pagkain mo, ha? Nakita namin siya kagabi. Nabol namin siya sa gubat. Mahuhuli na namin siya kundi lang lumabas yung mga kasama niya. Mga 18? 18 katao laban sa aming tatlo lang. Paano naman kami lalaban doon? Kaya napilitan kami umatras. 18? Nabilang mo talaga lahat yun? Oo, 18! Nakakapanghinaya nga eh. Kung hindi lang lumabas yung mga kasama niya, mahuhuli na namin sana siya. Nakakapanghinaya nga. Ang suspetsa ko, Padre, siya rin ang maskaradong bandido na niligtas natin noon. At ang sabi mo, siya rin ang sumugod kay Sihong at sa mahistrado? Oo. Wari ko'y nabalitaan niya nangyari sa inyo. At ito ang paraan niya upang makamit mo ang hustisya. Ang maestrado ay nasa tagamugan. Namamagad daw ang buong katawan dahil sa mga kagat ng langgam. Hindi maaari ang ganitong harap-harapan na pag-atake sa isang representante ng gobyerno. Kailangan hanapin at tarusan kung sino man ang may gawa nito sa kanya. Pwede si Sihong. Buenos tardes, Padre Felipe. Soli ko lang bayad sa tuba.
ulang pa. Dagdag ko na. Huwag mo na akong sukli. Hindi sila tuba. Pasalap tuba. Ngayon pa lamang ipinaghahanap na siya ng mga tauhan natin. Inutin! Paano mo hahanapin ang isang tao na hindi nyo alam kung sino? Kailangan hanapin at malaman natin kung sino talaga ang sorong yan. Pakiulit nga at pakilakasan, hindi namin narinig. Hindi sila to ba ni Padre Felipe? Masalap to ba? Laki katawan mo, ha? Ade, adios, ha? Ako una na. Ano nangyari doon? Padre, sa tingin ko, dumating na nga ang sinasabi niyang tagapagligtas. Eh, sino talaga si Zorro? Isa lang ang tao na posibleng may motibo at takihin si Shihong at ang maestrado. Sino? Si Padre Felipe. Si Padre Felipe ay si Zorro. Imposible ang sinasabi mo. Limang latay ng latay kong tinanggap ni Padre Felipe, kaya imposible siya yung hinabol natin kahapon sa kabayo. Tama sinasabi ni Sargento. Ako mismo nakita ko ang kondisyon ni Padre Felipe matapos malatigo. At imposible makasakay ng kabayo at makapaghabulan sa inyo. Maaring imposible, maaring posible. Anong punto mo, Ramon? Gobernador, wala naman nakakaalam sa tunoy na itsura ni Zorro. Pwede natin palabasin na si Padre Felipe nga ay si Zorro. Bakang wala yata pila ngayon, ah. Baka naman nagsawa na sila sa kakahintay sa wala. Wala ka ng takapwete siya. Halika nga, ayos ko yung suit mo. Hindi pa rin ako kumbensido. Alam naman nating lahat na si Padre Felipe ay hindi si Zorro. Pero meron tayong ebidensya, Gobernador. Tapat na yan para sabihin natin na siya nga ito. Ayos! Ganda ng suit mo! Uy, wag mo kakalimutan yung tinuro ko sa'yo, ha! Sandali. Wala ka naman tinuro sa akin. Bakit natin gagawin ito? Dahil ito ang paraan para lumabas tunay na maskarang bandido. Eh ano bang naalam ko sa panliligaw? Ha? Eh bata lang ako. Ayan si Bernardo. Yan ang tanungin mo. Alam mo ba yan si Bernardo? Kahit kanan yan, matinik yan sa babae. Talaga? Oo. Ang sabi ni Bernardo, maging totoo ka lang daw sa sarili mo. Sige na, umunta ka na dun. At hinihintay ka na ng prinsesa mo. Sige. Pepe. Kunin mo sa karawahe yung bulaklak, biskuit at supot. Sige na. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan at nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Ang dami mo namang regalo kay Senyorita Lolita. Sarap naman itong pandesal. Mainit-init pa. Ito, hindi para kay Lolita to. Para sa inyong dalawa to ni Bernardo. Pinagawa ko kay Juana. Baka magutom na naman kayo, eh. Talaga? Salamat, ah! Ikaw talagang pinakamabait na amo sa buong Pilipinas. Pati sa Espanya! Sige. Ah, Bernardo, pakibabaan na yung mga sako ng binhi na pinadala ni Papa para kay Don Carlos. Sige, galingan mo, ha? Ang tuntuning binigay ng Diyos ay wastong utos. Liligaya ang lahat kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat ito'y mula sa Diyos.
pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot, yaong paggalang sa Panginoon ay marapat at mabuti. Salamat. O Antonio, upo ka dito. Yan. Anong gusto mong inumin? Meron kaming tsokolate, meron kaming kape. Huwag na po kayo magabala. Salamat po. Lalabas na si Lolita. Sandali lang. Isang banal na tungkulin na iiral parati. Pati mga hatol niya'y matuwid. Nakahatulan. Kapag siya'y humatol, ang pasya ay pantay. Pantay. Parang wala po yata ang pila ngayon. Alam ko kasi na darating ka at alam ko ayaw mo nang kasabay. Wala namang nagustuhan si Lolita sa mga lalaki niyo. Eh paano? Pare-pareho lang naman kayong walang gulugod. Hindi katulad ni Zorro. Si Zorro? Huwag kang makinig sa kanya. Hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Pabayaan po natin siya. Gusto ko marinig ang sasabihin niya tungkol kay Zorro. Tigil ang misa! Anong kaguluhan ito? Ikaw, Padre Felipe, ay inaaresto namin sa salang pagtataksil sa Espanya. Isa siyang lalaking may prinsipyo sa buhay. At hindi siya natatakot na ipaglaban ang mga prinsipyong yun. Paano mo naman nasabi yan? Kilala mo ba ang Zorro na to? Hindi man kami personal na magkakilala. Kilala ko ang pagkatao niya. Base sa mga gawain niya, nakikita ko ang puso niya. Puso para sa mga Indio. Para sa mga naaapi. At buong tapang niya silang ipinagtatanggol. Anong kalokohan nito, Ramon? Alam natin lahat at tapat si Padre Felipe sa gobyerno. Bilang Padre Felipe. Pero ang pari ninyo ay may inililihim na pagkatao. Narinig mo na ba ang sinabi nila? Kung bakit ito nakamaskara yung si Zorro? Dahil daw pangit siya. Hindi mahalaga sa akin ang panlabas na anyo. Ang mahalaga sa akin, ang kagandahang loob. Ang kakayahang unahin ang kapakanan ng iba bago ang pansariling interes. Tama na yan, Lolita. Hindi mo naman kilala ang Zorro niyan? Si Padre Felipe ay si Zorro. Lolita! Ay, dispensa. Ha, may bisita pala tayo. Ano nangyayari sa'yo? Parang hapong-hapo ka. Nagkakagulo lahat sila sa plaza. Natuklasan nila kung sino si Zorro. Sino? Si Padre Felipe. Si Padre Felipe? Oo. Niliti siya kanina at hinatulan ng kamatayan. Bibitayin na siya sa makalwa. Dispensa po. Pero kailangan ko umalis. Tagumpay ang ating plano, Gaspar, Sarhento. Pero parang may kulang kasi yan ang pagdiriwang natin. Anong kulang? Kapitan, anong kulang? Kailangan natin ng babae. Babae, Sarhento. Babae ang kulang. Wala tayong babae. Babae? Kailangan niyo babae? Oo, siyo. May kilala ka bang babae? Ako may alam kasa, ha? Dami ganda babae. Merong pinakamaganda pangalan, Lena. Lena? Akin na yung Lena yan, ha? Sa inyo iba. Akala ko makakatulong ako kapag lumabas si Zorro. Pero bakit ganun? Parang lalo pang napahamak ang buhay ni Padre Felipe. Antonio, hindi natin hawak ang kapalaran ng ibang tao. Pero si Padre Felipe ang pinagbintangan nila sa kasalanan ako ang gumawa. Pero hindi ikaw yun, si Zorro. Pepe, ako pa rin yun. Mali, mali. Wak mo halap, Lena. Ganda, Lena. Iba, kasa. Ha? Dito, pangit, Lena. Wak halap, Lena. Iba, babae na lang. Nasa mga kamay mo pa rin na may kakayang iligtas siya. Yun ang ginawa ko noon. Pero lalo lang siya napahamak.
Kailangan ko muna mag-isip. Mauna na kayo sa mansyon. Pero paano ka? Kaya ko na ang sarili ko, Pepe. Sige na. May tiwala pa rin kami sa'yo, Antonio. Nagagawin pa rin ang nararapat. Gusto nyo, tulong ko sa inyo para punta kasa. Sige, sige. Sige, Gaspar, makinig ka. Palabas nyo, ha? Kayo, kaliwa. Ha? Mm-hmm. Tapos, kaliwa ulit. Tapos, kaliwa ulit. Tapos, kaliwa ulit. Pabalik mo rito, talo ka sa akin ulit. Loko mo ka, oh! Look mo na. Ito lang. Dalawa bahay. Kita na. Isa kanto. Era. Kasa. Ah, dami ka sa babae. Gusto, Daddy. Sigurado ka, ha? Dami ganda babae. Senyor. Kung kami, mawala dyan. Huwag kaliwa, ha? Kanan, kanan. Antonio? Ano ginagawa mo dito? Halika't pumasok. Ah, hindi na, Tebella. Ano ka ba naman? Minsan ka lang nandito dito. Halika na. Huwag mo na akong tanggihan. Sandali lang. Hindi ba ito yung kasang napuntahan na natin dati? Teka lang. Hindi ako maaaring magkamali. Kabayo to ni Antonio, di ba? Okay, kinagawa ni Antonio dito. Alam mo, kahit hindi ka magsalita sa akin, alam ko may bumabagabag sa isipan mo. Ngayon, kung kailangan mo ng kaibigan, kausap, pamilya, hindi man ako magaling magpayo, marunong naman ako makinig. Antonio! Antonio! Magda, Lena, pakita. Salamat naman at dinalaw mo kami dito. Gusto ko nga palang humingi ng maayos na dispensa sa ginawa kong pagtanggi sa inyo sa mansyon. Nakukalimutan mo na yon ang importante. Naalala mo kung bisitahin ulit dito. Si Kara lang naman na may sama ng loob sa'yo. Huwag mo na lang pansinin. Oo nga. Oo nga pala. Nasaan si Kara? Nandiyan na si Antonio. Narinig ko na humihingi siya ng dispensa dahil sa pagtanggi niya sa atin. Ano naman sa akin na yun? Ang sinasabi ko lang, baka inuhusgahan mo agad si Antonio. Alam ko na ang pagkatao niya. Makasarili siya. Pag narap siya sa panganib, wala siyang ibang gagawin kundi protektahan ang sarili niya. Ang estado niya sa sosyedad. Katulad na lang nung nilalate ko si Padre Felipe. Isa siyang duwag. Duwag na siya kung duwag. Pero nanay niya pa rin ang namatay. Kaya dapat natin sabihin sa kanyang tungkol kay Kapitan Ramon. Gusto kong makausap ang madam. Kara, kanina pa kita hinahanap. Balik ka rito. Nandito si Antonio. Kalimutan mo na ang alitan ninyo. O ba, no? Iwanan muna kayo. Ikaw nang bahala sa kanya dahil po ako na maiinom niya. Ha? Kara, humingi ako ng dispensa sa'yo. Alam ko, ilang beses na kitang binigo. Gusto ko malaman mo na hindi ko naman sinasadya yan. Ngunit kailangan upang protektahan ang estado mo? Hindi ko hinihingi na intindihin mo ako. Ang hinihingi ko lang mapatawad mo ako. Sumunod po kayo sa akin. Nana. Si Madam. Si Madam? Ay, dito ho. Sumunod po kayo sa akin. Sumunod po kayo. May kailangan ako sabihin sa'yo. Ano yan, Kara? Si Madam? Mom!
Hindi ako sang-ayon sa ginawa ninyo. Nilabag niya ang batas, kailangan niyang pagbayaran ang kasalanan niya. Pero wala kayong pruweba na si Padre Felipe ay si Zorro. Kapag tinuloy ninyo ang sentensya kay Padre Felipe, baka ito ang maging simula ng insurreksyon. Huwag na natin patagalin ito. Ramon, ano? Lalabanan mo na ako?